Welcome back sa Book Gaming. Guys, for this episode, ituturo ko sa inyo yung isang platform na ginagamit ko para bumili ng cryptocurrency. Guys, yung CryptoMaya, actually maganda kasing platform to since ang ginagamit ko dito is GCash o yung PayMaya. Okay guys, gamit yung aking GCash tsaka PayMaya, pwede na ako bumili ng any cryptocurrency na available naman sa CryptoMaya, especially yung mga BNB na token. Guys, right now kasi pag bumibili kayo sa Binance Smart Chain, alam nyo naman yung hassle, ang daming, or yung iba nga hindi pa nakakapag-registered since madami silang kailangan na documents. Actually, itong CryptoMaya, napaka-safe niyang gamitin at the same time, dinisign siya para sa ating mga Pinoy. Okay guys, itong CryptoMaya, design to para sa ating mga Pinoy. So maganda talaga siya. Actually, mapifeel niyo yung user-friendly ng website na to. So don't worry, iisa-isahin ko to kung paano mag-register, paano bumili, and ano ba yung mga magagandang benefits ni CryptoMaya para sa inyo. So if ever na lang din guys na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, pahit na lang ng subscribe button, pati na lang din ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest video ko. Guys, right now nandito tayo sa website ni CryptoMaya. So turo ko muna sa inyo paano mag-register. Guys, to register, click nyo lang tong sign up button. Okay, once na na-click nyo na yung sign up button na yan, dadaling niya kayo dito sa page na to, and then ilagay nyo lang yung any username na gusto nyo, and then yung email address guys, dapat valid email address since magkakaroon kasi ito ng verification, okay? And then maglagay lang kayo ng password nyo, and then confirm nyo lang. So ang importante lang dito sa step na to, valid email address para ma-verify nyo yung itong gagawin yung account, okay? So, for example, nakagawa na kayo ng account. Don't worry, itong website, guys. Ilalagay ko sa description later on. Okay, guys. Bakit ko nire-recommend yung CryptoMaya sa inyo? Actually, guys, tulad ng nakalagay sa website nila, hassle-free si CryptoMaya. Ginagamit ko to. Right now, wala naman ako nakikita talaga naging problema. And then, fast and convenient. Guys, papakita ako sa inyo kung bakit fast and convenient yung pag-transaction natin ng CryptoMaya gamit yung GCash tsaka PayMaya nyo, okay? And then, simple and secure. Talagang simple and secure, guys. Mamaya malalaman nyo kung bakit simple and secure siya. Tsaka talagang maganda at mabilis kasi yung pagbili kay CryptoMaya, okay? And then, competitive exchange rate. Bakit competitive exchange rate? Guys, yung rate nung binibili nyo rito is nakadepende rin naman sa Binance Smart Chain. Okay, parang bumibili ka ng Binance Smart Chain dito o ng mga currency sa Binance Smart Chain directly gamit yung GCash nyo and PayMaya nyo. Okay, ganun siya. So, pakita ko sa inyo yung mga available token, guys, ha. Okay, so right now, yung paborito natin, pwede kang bumili ng BNB. Okay, gamit ang GCash and PayMaya. Pero bukod dyan, sa BNB, meron na silang ibang token directly na pwede nyong bilhin. Okay? Tulad ng Plant vs. Undead, pwede ka nang bumili. Coinari, yung YCT token. DPET token, available na rin sa kanila. So, ito yung mga available token right now dito sa CryptoMaya, no? So, directly yan. So, ibig sabihin, pag bumili ka yan, hindi mo na kailangan i-convert yung BNB mo sa other token. So, direct buying na siya. And that's very convenient, okay? So, right now, guys, ito pala yung available na token. And then, may mga coming soon siya. Itong Monsta o yung Money token, and then MIB, and then ito. So, lahat yan is coming soon. Pero, according naman kay developer, marami pa silang token na parating na rin. Okay? Pero, if ever naman, para sa akin kasi ang importante dyan, BNB. Since yung ibang token, pwede na natin bilhin gamit yung BNB. Pero, syempre, isa-swap po na natin. Okay? Pero, that's very, very good na rin, diba? So, ganun siya. So, yan naman siya. So guys, again, magkakaroon ng mga updates sa token na to. So, definitely, ayun yung aabangan natin. Madadagdagan pa rin kasi siya. Okay, ito naman yung mga frequently asked questions. Guys, basahin nyo na lang. Baka may mga tanong kayo. Kasi sa akin, ang gusto ko lang naman talaga, mabilisan transaction. Okay, na nakita ko naman siya kay CryptoMaya. Okay, ano ba yung mga payment method na ina-accept dyan? Okay, so tulad na nabanggit ko, GCash and PayMaya, ayun yung mga accepted dito. And then, how long does it take for CryptoMaya to send my coins token once I paid? Okay, so technically guys, 1 hour yung nakalagay dito sa documentation nila. And then, meron na nagsasabi 15 minutes. Pero to be honest guys, kahit ako hindi pa ako maabot ng 15 minutes. Okay, siguro around 10 minutes below lang ako. Meron pa ngang 5 minutes lang dumating na yung token na binili ko sa kanila. So siguro for safety purpose lang tong 1 hour. Siguro pag umabot na ng 1 hour, that's the time na pwede ka nang magtanong sa ano nila, sa support nila. Guys, by the way, yung support nila nandito na rin, okay? Any problem, pwede nyo na sila kagad kontakin. Pwede nyo pantawagan kung gusto nyo. So, ganong kabilis yung transaction kay CryptoMaya. Guys, yung makakausap nyo rito, mga Pilipino din.
Okay, Pilipino support yung makakausap nyo rito kay Paymaya. Ay, sorry, Paymaya. Kay CryptoMaya. Kasi Paymaya yung gagamitin natin dito. Okay, so guys, ang tanong, paano ba bumili dito? Okay, so dapat, syempre, may registered ka na account. So given, kunwari, na naka-registered ka na, magla-login ka lang. Okay, click mo lang yung login. So, login lang natin yung ginawa nating account. Okay? So, ito yung login. Once na nakapag-login na kayo, dito kayo mapupunta sa page na to. Pero don't worry guys, ito lang yan ha. Click nyo lang tong CryptoMaya and then nakita nyo tong my account. Kanina, ano yan, diba? Sign up. So, since naka-sign up ka na, naka-login ka na, ito na yung view nyan. Okay? For example, bibili na tayo ng BNB. Yan. Click lang natin yan. Ito lang sample natin. Guys, ganito. Itong pagbili dito is by set siya or by group. So, makikita nyo, yung pinaka-lowest, yung bronze, 500. And then silver, 1,000. So technically guys, hindi ka pwede bumili ng 600, hindi ka pwede bumili ng 700. So wala siyang butan. So maganda na rin yan para at least mamomonitor nyo na kagad kung magkano yung need nyo. So 500, silver is 1,000, 2,000, 5,000, 10. And then yung pinakamalaki na pwede nyong bilhin is 15,000 or yung titanium. Pero don't worry guys, kunwari marami kayong kailangan, siguro sabihin na natin worth 60,000 yung kailangan nyo na BNB. Pwede naman kayo bumili. Ang gagawin nyo lang, bibili kayo ng 4 times na titanium. Okay? Wala naman siyang limit daily. Kahit ilang bilhin nyo daily, walang problema. Wala siyang limit. Ang setup lang kasi nila is nakabay, ano siya, nakabay group. Okay? Nakabay group na siya. So, pinaka-lowest na pwedeng natin bilhin is 500. And then, itong mga BNB na yan, naka-link naman siya sa mismong price ni Binance Smart Chain. Okay? Kung ano yung presyo mismo kay Binance Smart Chain, yun yung nagiging presyo nitong group natin dito sa BNB. Guys, for example, ang alam ko ang refresh nito every 20 seconds. So, kunwari nakalagay dyan 215, pwede siyang magbago. Pero don't worry, kunwari 215 yan, and then dyan tayo bumili. Kahit magbago yan, tumaas or bumaba, mapifix siya sa 215. Kung ano yung mismong time na bumili ka, yun yung price na makukuha mo or makukonvert para dito sa cash mo. So, yun, so safe naman yung pagbili mo, okay? So, bili na tayo guys ha. Kunwari, click natin tong buy now. So, yan, pipili ka ano ba yung kailangan mo. GCash, Paymaya. Pero dito sa tutorial, GCash na lang gamitin natin kasi nakabili na rin ako kanina lang. So, hindi ko pa na po-forward. So, ngayon ko pa lang din siya po-forward para mapakita ko lang sa inyo. Okay, so guys, kung PC gamit nyo, gusto nyo na lang iscan to ng QR code scanner nyo, pwede na yan. Pero for example, cellphone or ayaw nyo gumamit ng QR scanner, ang gagawin nyo, ito lang. Itong account name na to, dito nyo papadala yung 500 pesos. And then, ito yung GCash number niya. So, I believe nagbabago rin naman to. Pero right now, at dito mo isesend. And then, ito yung GCash number. Okay, so once na nasend mo na dito, yung 500 pesos, kunwari, nasend mo na. So, syempre, may message sa'yo si GCash. Yun yung ipapasa mo sa kanila. Okay, so yung GCash number mo, for example ako, GCash number ko. Yan. Yan yung number ko. And then yung payment reference number, marireceive nyo yan sa GCash. Okay, so nasa na ba yung payment reference number ko? Sulat ko lang. Okay, that's 500-220-110-262-8. Okay, yan. Guys, pag may mali dyan sa reference number nyo, copy ko lang kunwari. Same din sa mobile number nyo. For example, kulang yan. Pag pumunta kayo sa ibang tab, mawawala yan. Ibig sabihin, mali yung pinasok nyo. Okay. Same din sa number nyo. Kunwari, 11 digit, naging 10, or nagkaroon ng letter, hindi siya papasok. Okay. So, para maiwasan lang din yung error. Okay. So, yan yung reference number ko. Siyempre, yung... So, again, itong Binance Smart Chain nyo, guys, importante yan. So, ayun yung makukuha nyo sa wallet nyo, or yung BEP20 wallet nyo, dyan nyo ilalagay. So, dapat tama yan. So, pero, di ba, kinaka-copy-paste na lang naman natin yun. So, since nakopy ko na yung sa akin, lagay ko na. Okay, so click ko lang. Since pumasok naman, hindi na wala, ibig sabihin, tama yung pinasok ko. And then, submit ko lang to. Please confirm your details. So, double check lang natin. Okay. So, yan. Right now, processing pa siya. Pero mamaya-maya, guys, okay na yan. May status na yan. So, right now, ito yung status niya, guys. Processing, method, GCash, amount niya 500. And then, yung expected na marireceive nyo is 215. So, pakita ko lang sa inyo, guys, ha. For example, bumalik kayo ng CryptoMaya, punta lang kayo dito sa my account. Oh, ayan, actually, completed na. Ganun kabilis, guys. Nakita nyo, wala pa tayong ilang minuto, nag-completed na siya. So, ganun kabilis yung transaction na yan. And pag kinlik mo tong completed, guys,
Depende yan. So, ito sa ating kasi, BEP20, meron naman siyang ano, makikita nyo kagad yung history niya. Okay, click mo lang yan, and then makikita mo yung history niya. So, very legit yung platform na to. So, especially guys, tulad na nabanggit ko, yung sa mga gumagamit ng, or sa mga gustong bumili pero walang account sa Binance, guys, this is a very, very helpful tools na I believe na makakatulong sa inyo. Okay, ganong kabilis yung transaction niya. Pakita ko lang sa inyo. Okay, so babalik na tayo sa website. So guys, nakita nyo, ganun lang kabilis yung transaction. Nakalagay kanina 1 hour, pero wala pa nga tayong 5 minutes, is naging okay na. So guys, again, if ever na may mga concerns, katanungan kayo, may pakibasa itong frequently asked question, baka ayan na rin yung tanong nyo. Then, napakadali nilang kontakin and napakadali nilang kausap. Okay? So guys, I hope may mga bago kayong learnings for today. I hope may mga natulong din ako sa inyo. Guys, again, see you again in my next video. Maraming salamat sa inyo. Maganda rin supportahan natin yung crypto Maya since napaka ano niya sa Philippine market. Okay, para sa mga Pilipino, mararamdaman mo talaga na napakadaling gamitin ng platform nila. And then, marami pa silang updates para sa mga new coins, okay? Or new tokens. Guys, maraming salamat sa oras nyo. And again, see you again in my next video. Thank you.